sinupalpal ng business manager ng pamilya Pacquiao si Agot Isidro. Samantalang si Jinkee Pacquiao ay tila sinagot na rin ang aktres sa kamakailang pasaring nito sa naging Instagram post niya. Ito ang detalye. Para laging updated ka sa latest chika natin, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. Kaugnay ito sa naging post ni Jinkee Pacquiao sa kanyang Instagram account ng larawan ng mga mamahaling bisikleta. Pinatamaan ni Agot Isidro si Jinkee hinggil sa kanyang IG post na sana man lang maging sensitibo daw ito nang pinopost lalo na ngayong maraming naghihirap dahil sa pandemya. Nang dahil dito ay naglabas ng mahabang statement ang business manager ng pamilya Pacquiao na si Arnold Vega Villa sa kanyang Facebook account at sinabi kay Agot na huwag husgahan ang pagkatao ni Jinkee base lamang sa mga pinopost niya. What's your issue, Agot? What Jinkee posts on her Instagram page is not for us to judge. What she does with her family's hard-earned money is none of our business. Because such bountiful blessings are just the fruit of her husband's esteemed legacy as an iconic Filipino boxing legend and businessman, and are not stained in any way by graft or corruption. Jinkee has also worked her way up as a smart and prudent businesswoman with several investments under her good name. You probably have no idea as to extent by which the good senator, Manny Pacquiao and his family, have done so much to help our countrymen. Not just during the past 3 months during the height of the pandemic, but even way before he was still working hard to achieve his iconic stature. You probably don't see or hear much about it because they are not the types to brag about their noble and charitable deeds for other people to see. They would rather do their humble acts of generosity away from the eyes of the media or the glare of the spotlight. And please, be more discerning about your use of the word novo. The Pacquiao's have worked hard over the past decades to achieve their current standing in society. And despite their status, they have remained humble, low-key, and generous to whoever asks for their help. Their fervent desire to serve their countrymen continues to inspire them to pursue higher education and excel in their public service and endeavors. Hashtag just saying. Hashtag unity in understanding. Ipinaliwanag naman ni Agot Isidro ang sinabi niya na wala siyang pakialam kung saan ginastos ang kaperahan. Ang sa kanya lang ay maging sensitibo at responsable sa mga pinopost sa social media. Hirit pa ng aktres, mukhang hindi naman sa salitang insensitive na apektuhan ang kampo ni Jinkee kundi sa ginamit niyang hashtag na nouveau, na isang French word na ang ibig sabihin ay a person newly rich. Mukhang sinagot naman ni Jinkee si Agot nang ibinahagi niya ang mga Bible verses sa kanyang Instagram story. Ang mga verses na ito ay patama kay Agot Isidro at related ang mga ito sa naging pasaring sa kanya ng aktres. Ang "Don't judge others and you will not be judged" ay obvious na may kinalaman ang pagpuna ni Agot sa kanya. Ang mga netizens naman ay hindi pinalampas ang naging reaksyon ni Agot kay Jinkee at sinabi nilang pakialam mera ito at naiinggit lang. May nagsabi din na pinipili lang nito ang pinupuna dahil may mga celebrity naman na panay pagbabandera ng mamahaling gamit pero hindi nito pinupuna. Kung may reactions naman kayo mga kachika, i-comment nyo na yan below sa ating video. At muli, ito na naman ang Showbiz Chika PH.